Kumusta mga ka-isla? Welcome na naman sa ating panibagong vlog, sa ating panibagong pagmumotor. So, magandang araw sa inyong lahat. This is Motor sa Isla. So, ngayon, mga ka-isla, ang pag-uusapan natin. We talk about the top 5 125cc motorcycle and scooter category. So, yun yung topic natin ngayon mga ka-isla, trabaho at sabay vlog na din tayo patungkol sa top 5 125cc scooter category na motor. So, let's start sa ating top 5. So, top 5 mga ka-isla, 5 ko sa 125cc scooter category. Okay, walang iba kundi ang Suzuki Avenis 125. Yes, you heard right mga ka-isla, top 5 ko natin si Suzuki Avenis 125, ang bagong labas na scooter motorcycle ni Suzuki. So itong si Suzuki Avenis, kaya ako to naging top 5 dahil sa kanyang kakaibang design and build quality. Yung design niya is sa lahat ng 125cc category, it is the only 125cc muscular scooter that I see, na nakita ko sa tanang buhay ko. Maganda yung design niya, yung build quality niya, yung mga edges ng design ng motor ay nagustuhan ko. At is aside from that, is ang kanyang engine, ang kanyang makina mga ka-isla. Alam naman natin kapag Suzuki engine ay matik na. So yung Suzuki engine ay the same, ang engine ng Avenis 125 mga ka-isla ay kapareho ng makina ng Bushman 125. Basically nagkapareho lang sila ng power output at saka yung power delivery, yung torque, the same with the Suzuki Birdman 125. Ang magkakaiba lang dito is yung aerodynamics. Yung kay Avenis kasi mas sharp yung kanyang mga edges. Alam naman natin kapag mas sharp yung edges, maganda yung aerodynamics ng motor. So in my experience, nadrivean ko tong si Avenis 125 and na-amuse ako sa kanyang handling and sa kanyang performance ng kanyang makina. And kaya ito naging top 5 dahil din sa mga feature na, sa mga feature, sa mga function ng motor, sa mga feature ng motor. Ito na doon yung digital dashboard. So lahat naman nata kayo na lumalabas ng motor ngayong 2022, kadalasan is yung dashboard ng motor is digital na. So itong si Avenis ay hindi nagpapahuli, meron siyang digital dashboard. Aside from that, meron siyang USB charging port. So USB na to mga ka-isla, so yun na to yung adapter na gaya ng cigarette adapter. Sa akin, ito is USB charging port na mismo direct na sa iyong motor. Laki yung U-box kasi ang half fissile mat, malapad ang floorboard, kaya ako to naging top 5. And let's proceed sa top 4 ng ating 125cc scooter category na motor. So ang top 4 sa akin mga ka-isla ay walang iba kundi ang TVS Ntorq 125. So actually medyo tayo sila ng Avenis 125, pero magkapareha lang kasi lang ng design mga ka-isla, kaya naging top 4 ko to, hindi ko to naging top 5. It's because of the specification feature ng motor na wala sa ibang motor, di ba? Meron siyang 3 valve engine mga ka-isla. So di ba? 3 valve engine. First 125cc na naka 3 valve engine scooter mga ka-isla, no? Itong TVS Ntorq 125. Kaya
pumatok sa akin to. Ito yung 3-valve engine, dito ako napaamin. So, alam naman natin, the more valve, the more kwan sa motor, yung mga sa engine, accessories, tawag natin yung accessories, ibang, the more parts sa engine, like valvula, ano pa yan, single overhead cam, double overhead cam, it delivers more power sa motor. Ala, aasa natin itong TBS in torque, powerful to na makina. Alam nalang, nasusubaybayan ko din itong mga TBS engine, mga Mazda. I've been using din TBS motorcycles 1 year ago. So, naka 3-valve engine din yun. So, basically, yung performance na ina-expect ko doon dito sa 125cc scooter category nila ay makikita natin. Papaangat sa Suzuki Aminis itong 3-valve engine. Aside from that, yung design niya, yung hulman ng motor ay sulit na sulit para sa akin. At itong tinatawag nilang smart connect ng Aminis, diba? You can connect to your phone and then doon sa cellphone mo mamonitor mo yung mga performance ng motor, like change oil, kailan kaalas ng change oil, mamomonitor mo doon sa kanyang Suzuki app, sa kanyang TVS application ng mga kais na itong smart unit ng TVS. Tapos naka RTFI na rin itong mga kaista, racing fuel injected. So, sulit na sulit yung specification nito na nilagay ni Abinisa ka kanilang Entorq 125 ng kaista. From the world palang na Entorq, alam naman din niya malakas ang torque. So, this is my top 4. And let's proceed sa ating top 3 na motor na 125cc scooter. So ang top 3 natin, mga kaista, ay from Yamaha. Itong Yamaha Girl 125, Yamaha Mio Girl 125, ito yung top 3 ko ng kaista. Bakit yan ang naging top 3 mo? Yun ang tanong. Bakit ito naging top 3 ko? Basically, I've been using Mio Girl. 1 week. 1 week ko ito ginamit ang Mio Girl. Ni-ride test ko to. And then, I amazed with this. With the performance of this motor. Akin sa scooter. Na-amaze ako sa performance. Yung handy gaan driven ng motor. Although 125cc siya, pero ay magaan siyang driven ng isa. Magaan siyang imaniho. Madali siyang imaniho. Madali siyang inabigin. Kaya ako ito naging top 3. Alam naman natin yung performance ng mga Yamaha scooter din. Diba? Malalakas din yan. Kaya naging top 3 ito. Kaya naging top 3 ko to ang Mio Girl 125 is because sa kanyang convenient comfortability and then sa kanyang power delivery output. Yet analog display yan ang kanyang dashboard, pero hindi yan big deal sa akin yung analog dashboard niya. Ang pinabasihan ko doon, yung kanyang price, convenience, and comfortability na motor. Kahit saan, pwede mong dalhin ang motor na ito. Bilis, very slim, maliit, madaling isingin sa traffic. At wala. The beast talaga ng motor. Top 3 na motor para sa akin. Itong Mio Girl 125 na Yamaha. Isa din sa na dadag sa kanyang kategory
as top 3 is yung kanyang engine. Equip ito ng 125cc blow core engine, tapos naka brushless ignition system na ito. Yung Abinis kasi is maingay yung starter niya, yung Entor din ganun, maingay din starter ng Entor. Kaya naging top 3 ko to is yung brushless starting system na Mio Guard. At meron na din, at meron din siyang kickstart. So, diba? Meron siyang kickstart, meron siyang brushless ignition system, hindi na maingay, hindi na spray, hindi kagaya sa Bendix Drive. Sabi yung Bendix Drive is pag-release na yung ang carbon brush, kulit na tayo dyan. Diba ito, itong brushless ignition system is ito yung silent ignition at the same time maintenance free na ignition system ng motor. Kaya naging top 3 ko to itong Mio Guard 125, and then yung forma nya, yung design nya, maganda din yung design ng Mio Guard, at naka LED na din yung kanyang ilaw. Yung ilaw ng headlight nya ay LED. So minsan mapapagkat, minsan nga parang ito yung naging stand out sa Mio Guard, kanyang LED na ilaw, tapos itong additional pillion cortex niya nasa sa likod. Very useful yan, lalo na kapag may angkas ka, useful ang kanyang passing additional cortex. Then malapad din yung kanyang floorboard, hindi nga alam kano kalapad kay Mio, hindi lang gano'ng kalapad kay Abinis 125, so at least meron na siyang floorboard na mapapaglagyan ang mga gamit natin. So let's proceed sa ating top 2 na 125cc scooter category na motor. Ang top 2 ko mga kaisday, ang gamit kong motor ngayon, itong Honda Clay 125. Bakit ito naging top 2 ko? Ito yung gamit ko ngayon eh. Pero may Mazda Beast pa nito. Kaya itong naging top 2 ko kasi may Mazda Beast pa na motor compare dito. Kaya ito naging top 2 kong mga kaisda, ang Honda Clay 125. Bakit? I've been using this motorcycle. Tagal din itong ginamit ang motor na ito, and sa kanyang performance, sa kanyang power output, delivery output, wala akong masabi. Kaya ako ito naging top 2 ko dahil sa kanyang makina. Equip ito ng 125cc liquid cooled, 125cc na naka liquid cooled engine mga kaisla. Saan ka pa makakita niya liquid cooled? Pwede mo itong ilong ride kahit saan ka magpunta, hindi ka mag aalala na ma-overheat yung motor mo kasi nga ito ay liquid cooled. Yung design ng motor, yung kurma ng motor ay pasok sa panlasa ko. Yung dashboard niya sakto lang din. So ang kadalasang issue kasi ng click 125, either click 150 makakista, itong kanyang dashboard na kumuhis kasi ito sa loob, and then nagpa-black screen na yung dashboard niya. So ang ginawa ko naman ito na lang, hindi ko ito pinapark yung motor ko sa moisture na lugar kasi nagmumoist talaga ito sa dalim eh, at nakikreate ng black screen sa kanya. So, yun, click 125 yan. So kaya ito naging top. So, all lights are LED, headlight ito ay LED, the light ay LED, hat ay LED na ang mga lighting system ng click mga kaisla. So, diba?
hindi mo na kailangan magpalit-palit ng ilaw kasi nga tagal tong mapundi. Pag maayos lang yung mga electrical wirings mo, magtatagal ang LED na ilaw mga kaisla. So kaya ako to naging top. It's because and sa performance na nai-offer niya sa akin and previous sa lahat ng mga motor na aking sinabi kanina, ito yung the best para sa akin na motor. Kaya ako naging top top. So like 125 with ito ng 125cc liquid cooled engine, lights are LED, dashboard are digital, ganda na yung looks ng motor, papurma na, kaya swak na swak sa aking pag-asa. And then let's proceed sa ating top 1. Ito yung winner sa lahat. Ito mga yung inahangad ng karamihan na magkaroon sila ng motor. Kaso nga lang, out of stock. Nagkataubusan ng stock itong mga kaislan. Wala naman ito. Ito yung hype na hype ngayon. Ito yung Yamaha Mio Patchion. Wala naman mga kaislan. Ito na yung pinakadabis na motor na 125cc na nakita ko sa tanang buhay ko. Or na-experience kong imanilo. Wala mga nga yung click 125 ko. Bakit naging top top at bakit naging top 1 ko ang Yamaha Mio Patchion? Una sa lahat is yung kanyang design. Yung design niya retro classic, di ba? Para nakabispa ka eh. Para nakabispa ka kapag umangkas ka sa Yamaha Mio Patchion. I've been using this at this drive ko yung Yamaha Mio Patchion at namisa ko. Yung kanyang ilaw ay LED. Yung kanyang signal light nga lang is naka-bulb type pa rin. Pero hindi mo masyado halata na bulb type kasi parang may kung titingnan mo sa malayo, parang LED yung dating ng kanyang signal light. Yung kanyang dashboard naman ay parang cellphone yung display niya. Pahaba yung kanyang dashboard. Ganun pa rin. Naka-digital dashboard at maraming mga information na makikita mo doon. At dikit sa lahat, naka-Yamaha Y-Connect na din ito. Ang Mio Patchion mga kaisla. Bakit ito naging top 1? Isa na din sa pinagbabasihan ko is yung kanyang engine mga kaisla. Bakit? Bakit? There's something special sa ganito sa Mio Patchion mga kaisla. Although hindi ito naka-liquid cooled kagaya ng Honda Click, pero ito ay naka-diacyl cylinder. Diba? Alam naman natin na ang ganyan klaseng cylinder mga kaisla. Diacyl cylinder. Diba? Malamig yung kanyang performance. Alam nyo yung Sniper 135. Diba? Itong Yamaha Mio Patchion is naka-diacyl engine. Aasahan natin yung mas malamig na makina. Kahit malayo ng tinakbo mo, kahit mahaba na yung tinakbo mo, kahit ilang oras ng tinakbo mo, is yung kanyang power delivery is the same pa rin yung output na ibigay ng ganitong klaseng cylinder na kaisla. Kaya ako itong naging top 1 din is because sa kanyang diesel cylinder. At din sa kasun, bakit naging top 1 ko is ang kanyang blowcore hybrid. So, di ba? Blowcore hybrid tapos naka-itling stop na itong mga kaisla. Or stop and go na term ng Yamaha is stop and start. Or stop and go. Honda kasi is naka-endling stop system. So, IES. Ito sa Yamaha is stop and go. Pinagsama mo yung blowcore hybrid at taka yung stop and go ng Yamaha ay wala na. Matipid
na talaga ito kumusumo ng gasolina. Estimate ka nila ito eh, sabi nila ng Yamaha sa kanilang motor ay kaya daw ito kumusumo ng 80 kilometer per liter, diba? Yung average fuel consumption ng Yamaha Mio Patio. So 50 kilometer per liter, diba? San ka pa? Dito ka na sa Mio Patio. Kaya nga ito ngayon is nagkakaubusan sa market is because of sa kanyang feature, sa kanyang design, sa kanyang look, sa kanyang performance na makina at sa kanyang price na affordable lang din ng masang Pilipino. Hinika nung mahal, siniksik yung mga specs ng motor pero hindi mahal yung one ng motor. So, kayo mga kaisla, ano yung top 1 na motor nyo? Paki-comment down below na mga inyong sagot. And thank you for watching. This is Motor sa Isla Ride Safe. Always peace. Bye-bye.